buwag sa contractualization at pagtataas sa minimum wage ng mga manggagawa. Ilan lang ang mga ito sa mga isinigaw ng iba't ibang grupo ngayong Labor Day. Dahil sa init ng panahon, may ilang rallyistang nahimatay sa gitna ng kilos protesta. Sa Maynila naman, nagkagirian ang mga pulis at mga demonstrador. Live mula sa Mendiola, my report, si Tricia Zafra. Tricia? Ma'am Jess, pagtataas sa minimum wage, pag-aalis sa anumang forma ng kontraktualisasyon at pamamahagi ng lupa sa ilalim ng agrarian reform ang panawagan ng mga nagkilos protesta ngayong araw sa pagunita ng araw ng mga manggagawa. Nagkulay pula ang intersection ng Recto at Ligarda na napuno ng mga nagkilos protesta ngayong araw para gunitain ang araw ng paggawa at maningil ng mga utang na pangako ng gobyerno. Una na raw dyan ang pangakong pagbuwag sa kontraktualisasyon. Hindi umano nakatulong ang Department Order 174 na inisyu ng Labor Department itong Marso na nagsaad ng mga ipinagbabawal na forma ng kontraktualisasyon. Kasabay raw kasi nito ay may pinapayagan naman ng mga tipo ng kontraktualisasyon. Hindi rin daw sapat ang kasalukuyang minimum wage na 491 pesos kada araw sa Metro Manila at 235 to 378 pesos kada araw sa iba pang mga rehiyon. Kaya ang panawagan nila, 750 pesos na national minimum wage. Sa kasalukuyan, Ma'am Jess, umaabot na raw sa 1,100 pesos ang kinakailangang halaga kada araw ng isang pamilyang Pilipino para mabuhay ng disente. Nararapat lang din daw na itaas ang sweldo dahil lumago naman daw ang kita ng top 100 corporations sa bansa at tumaas ang halaga ng mga produkto at yamang nalilikha ng mga manggagawa. Samantala, sa halip naman na sunugin, pinagpapalo ng mga realista ang isang buitre na effigy na kulay watawat ng Amerika. Sumisimbolo raw ito sa mga mapanggipit na patakaran ng Estados Unidos sa mga manggagawa na umiiral din daw sa bansa. Dakong alas 8 naman ngayong gabi, kusang tinapos ng mga militante ang kanilang programa. Pero naiwan ang may sandaang magsasaka mula Tagum City, Davao del Norte para humingi ng pagkakataong makausap ng personal si Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan daw sila ng permit para makapag-camp out ng isang linggo rito sa Mendiola. Di umano, hindi pa rin daw ipinamimigay sa mga agrarian reform beneficiary ang lupa na itinakda raw para sa kanila sa ilalim ng agrarian reform program. Samantala, Ma'am Jess, narito ang iba pang detalye ng mga naging pagkilos ngayong araw. Kagabi pa lang, handa na ang grupong kadamay sa pagpuprotesta ngayong Labor Day. Sa kalsada na nga sila nagpalipas ng gabi. Pagsapit ng mismong araw ng paggawa, sumama sila sa mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 para magmarcha mula Agham Road sa Quezon City patungong Welcome Rotonda. Tuloy naman ang panawagan ng grupo na pagbuwag sa kontraktualisasyon at pagtataas ng minimum wage sa 750 pesos. Ibabdaban! National minimum wage! Kontraktual na paggawa! Ibas naman! Pareho ang panawagan ng mga demonstrador na nagtipon-tipo naman sa Liwasang Bonifacio. Ang grupong bayan tinuligsa rin ang ilang polisiya ng Amerika na anilay nagpapahirap sa mga Pilipino. Tanga nila ang effigy ng buitre na may kulay ng watawat ng Amerika. Ito na rin siguro ay pasilip na pauna doon sa magaganap na malawakang protesta sa pagdating ni US President Donald Trump sa darating na Nobyembre. Nasa kilos protesta rin si Social Welfare and Development Secretary Judy Taguilalo at si Agrarian Reform Secretary Paeng Mariano na kapwa handa raw iparating sa Pangulo ang panawagan ng mga manggagawa. Sa Mendiola na nagkita-kita at nagsagwa ng programang libo-libong rallyista. It is not true that the Department of Labor can't do anything without changing the law. That is simply... The labor code is very clear. The Secretary of Labor may opt to regulate or prohibit contracting. Ayon sa PNP, walang permit ang mga nag-rally, pero pinayagan na lang daw nila ang mga ito. So ayaw natin na magkaroon ng girian dito, kaya monitoring lang. Sa ilang pagkakataon, tumulong pa ang mga pulis sa mga nagpoprotesta. Tulad ng tumirik ang isang jeep ng mga militante at ng mahilo ang ilang babae at matatanda. Pero iba ang mga naging tagpo sa US Embassy. Nagkagirian ang mga pulis at mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 na tumulak patungong US Embassy matapos harangin ng mga otoridad ang mga rallyista. Itinuloy pa rin naman ng KMU ang programa ng humupa ang tensyon. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Pangulong Duterte na kinikilala ng pamahalaan ang karapatan ng mga manggagawa. Sinisikap din daw ng DOLE na makapagbigay ng libo-libong trabaho rito sa Pilipinas. May mga ikinasaring kilos protesta sa mga probinsya tulad ng Sanagas City, sa Verac Catanduanes, Bacolod at General Santos City. Sa Aparica, Gaya naman, tugtugan sa parada ang Labor Day gimmick ng mga public school teacher.
Habang dito sa Metro Manila, libreng sakay sa tren ang paandar sa MRT at LRT. Ma'am Jess, ayon sa pulisya, umabot sa mahigit 4,000 ang mga nagkilos protesta dito sa Menjola ngayong araw. Sa ngayon, nakikita natin na meron pang ilang mga lumahok sa kilos protesta kanina. Ang nananatili pa rin hanggang dito sa ngayon, yan ay dahil hinihintay nila yung kanilang mga sasakyang jeep na pauwi sa kani-kanilang lugar. Ang crowd estimate naman mula sa Anakbayan, ayon sa kanilang national chairperson na si Vencer Crisostomo, dito raw sa Metro Manila ang bilang ng mga nagmarcha umabot sa 35,000, samantalang 80,000 naman daw ang mga lumahok sa protesta sa buong bansa. Ma'am Jess, nakikita natin sa aking likuran yung silungan ng mga magsasakang galing Mindanao na nagdesisyong manatili muna ng isang linggo rito sa Maynila para personal na makausap at makaharap si Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am Jess? Tricia, kapansin-pansin lang na nitong taon ang may effigy lang kamo ay ang buitre o yung simbolo ng Amerika. Wala ang Pangulo, no? Kasi wala yatang Pangulong nagdaan na hindi ginawa ng effigy at sinusunog o pinagpapalo ng mga rallyista tuwing ganitong araw o Labor Day. Tricia. Oo, tama ka dyan, Ma'am Jess. Ang nga yung napapansin natin, no, sa mga lumalahok ngayon o nagsasagwa ng mga kilos protesta, hindi tulad ng mga nagdaang administrasyon, talagang tampok sa mga kanilang programa ang effigy na mukha ng mga Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ganun, no? Yan marahil ay dahil sa pagkakataong ibinibigay naman sa kanila ng Pangulo para sa dialogo at mukhang binibigyan nila ng pagkakataon ang Pangulo na tuparin yung kanyang mga ipinangako. Itong araw, effigy na hindi nila sinunog at sa halip ay pinagpapalo lamang ng mga itak at ng mga props na kanilang hawak ay gagamitin pa nila, pinag-iisipan pang gamitin sa susunod na kilos protesta. Iniwasan din daw nilang magsunog dahil mukhang merong konting environmental concerns rin itong mga nag-rally, Ma'am Jess. Pinaliwanag ba nila bakit anong koneksyon ng Amerika dito sa mga issue na kinakaharap ng mga manggagawa, or is it a matter of ideology? Kasi kapansin-pansin din na malaking delegasyon ng mga rallyista nagtungo pa sa US Embassy. Tricia. Yung issue pa rin ng imperialismo, Ma'am Jess, yung kanilang ipinoprotesta at yung pa rin daw mga mapaniil na patakaran, no, mga foreign policy na nakaapekto pa rin daw sa ating bansa na hindi pabor sa mga manggagawa at mas pabor pa rin daw sa mga kapitalista. Yan pa rin yung reklamo ng mga lumahok sa mga kilos protesta ngayong araw ng paggawa dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng ating bansa. At pinaghahandaan nga rin daw nila yung pagbisita raw ng Pangulo ng Amerika rito sa ating bansa sa Nobyembre dahil sabi nila hindi raw welcome ang Pangulo ng Estados Unidos rito sa ating bansa, pati yung kanyang mga polisiya. Ma'am Jess? Okay, parang may announcement yata bago ang Labor Day na may malaking anunsyo si Pangulong Duterte on this day, no? Pero parang natapos na yung araw, wala naman yung big announcement na sinabi. Anong reaction ng mga manggagawa o yung mga nag-rally dito sa mukhang wala namang major announcement na nangyari? Tricia? Yan pa nga rin yung kanilang inaabangan, Ma'am Jess, no? At yan yung antabayanan natin din sa mga susunod na araw, kasabay ng pag-aantabay din ng mga magsasakang naririto kung sila ba ay haharapin ng personal o kung magkakaroon ba sila ng pagkakataong makaharap ng personal ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am Jess? Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra.